couple goals nyo ba ang may nagmamature na MP2 every 6 months? Baka ito na ang the best MP2 laddering investment strategy para sa'yo. Paano ba natin sisimulan ang laddering strategy na may nagmamature na MP2 every 6 months? So ang gawin natin, at the start of 2023, first half pa lang, mag-invest na agad tayo or mag-o-open ang isa sa mga couple ng first account natin sa MP2. Second quarter naman or second half of the year ng 2023, mag-o-open naman ng second account si next couple para naman magmamature siya ng first half ng 2029. Second half naman ng 2028, magmamature yung unang account. And then, account 3 natin, by 2024, first half, mag-o-open ulit ng pangalawa niyang account or third account yung mag-couple, si ate girl. And then naman, si kuya naman, sa fourth account nyo ng second half ng 2024. And so on. Magsusunod-sunod kada first half, ang nag-o-open ay si ate girl at tuwing second half naman, ang nag-o-open naman ay si kuya. So, sunod-sunod yan, every 5 years, for the next 5 years, sunod-sunod ang paghuhulog natin. Kung mapapansin nyo, para siyang hagdan, kaya tinawag siya na laddering investment strategy, na kung saan, every first or second half, start nun, mag-open tayo ng account para may nagmamature. Kung mapapansin nyo, 5 accounts lang naman ang pwedeng i-open or kariniwan na 5 accounts lang naman ang pwedeng ma-open ng isang individual, sabi nila. So, tamang-tama kasi account 1, account 3, account 5, account 7 o yung mga odd numbers kay ate girl yun. And then yung mga even numbers naman kay kuya naman siya. So, ang mangyayari si ate girl tuwing first half of the year, siya ang mag-open ng MP2 account. Kung mapapansin nyo, every first half, siya yung nag-o-open ng account. And then, tuwing namang second half of the year, ang mag-o-open naman ng account ay si kuya. So, mapapansin nyo din sa ladder natin, every second half, si kuya naman ang nag-i-invest. Para mas mabilis natin siyang maintindihan, let's put that into numbers. So, for example, si ate girl mag-o-open siya ng 500 pesos every month. Yun yung magiging hulog niya every month sa first account niyo mag-jowa or sa couple. So, maghuhulog siya every 500 pesos every month yan. And then, si kuya naman mag-o-open siya ng second half ng 2023 naman ng another 500 pesos. 500 pesos ulit ang hihuhulog natin. And then, the rest, ganun din ulit ang magiging strategy natin. Pero pwedeng paiba-iba to ha. Kung gusto nyo na sa second year, mas mataas sa 500 pesos. Pero kasi, ang minimum investment kasi natin sa MP2, 500 pesos per deposit. So, mas maganda na 500 pesos ang gamitin natin. Pero, mas maganda kung tataasan nyo pa para syempre mas malaki ang magiging income nyo. Ipapakita ko lang sa inyo magkano ba ang magiging investment natin. Kasi syempre, habang dumadami yung accounts na na-open natin, mas lumalaki syempre ang babayaran natin kada buwan. So, ipapakita ko sa inyo, what if gawin nyo tong technique na mag-jowa or ng couples, or ng partners, kahit friends mo, pwede kayong mag-partner dito. So, gawin natin siya na every first or second half, start nun, mag-open tayo, then 500 pesos. Sa first half ng 2023, 500 pesos lang ang magiging investment nyo. Pero second half, tataas agad, magiging 1,000 kasi dalawa na agad yung MP2 account nyo. Pero ang maganda, pwedeng si ate girl naka-assign sa account 1, and then si kuya naman, siya mag-maintain ng account 2. Kaya mas maganda yung gano'n na strategy. Pero first half ng 2024, magiging 1.5 na. At pataasan ng pataas. Saan yun naabot ng peak? Dito na sa 2022nd second half. Kasi dito na tayo mag-o-open nung pang 10th account natin para makumpleto natin yung laddering strategy natin. Ito na, sunod-sunod na yung pag-o-open natin ng 5,000. And then dito, magmamature na agad yung first account natin. May mawi-withdraw na agad tayo. Pero syempre, kapag hindi tayo ulit nag-open ng panibago or si ate, nag-open ulit siya ng account 11, mapuputol yung every 6 months natin. So, mas maganda kung
after nito mag-mature, mag-open ka ulit ang panibago para sunod-sunod na talaga. Since sanay naman na kayo na 5,000 ng 5,000 ang kina-cash out nyo every month. So pag-usapan natin ngayon yung exciting part, magkano ba yung kikitain ng 500 pesos ko pag nag-mature siya? So gumawa tayo ng sample computation. Ito kasi yung average rate na dinideclare ng Pag-IBIG simula noong 2017 hanggang 2021. So makikita nyo pa iba-iba kasi depende yan sa kinikita ng Pag-IBIG. So gawin natin yung average rate kung magkano ang kikitain natin sa MP2 natin. 6.97% ang gamitin natin na average rate. Ito ay sample lamang. Pwedeng mas tumaas dito, syempre mas malaki ang kikitain natin. Pero kung bumaba, mas mababa syempre ang kikitain ng investment natin. Pero maganda dito, tax-free na yan ha, makukuha mo na talaga ng buo yung dividend rate. So balik tayo ngayon dun sa pag-i-invest natin ng 500 pesos every month. Magkano kaya ang makukuha natin after 5 years? So ilagay ko dito 500 pesos at the end of our investment period. Ang naging total na investment natin ay 30,000 pesos. Yan yung total na nahulog natin sa kada isang account. And then 6.97% yung sample interest rate natin. Divide ko siya into 12 months. So ngayon, ito yung gagamitin natin na interest rate. Siyempre paiba-iba yan. Dito lang sa sample natin, magiging consistent lang tayo. Pero siyempre paiba-iba yan. Kung mapapansin nyo, first month pa lang ng January, may interest income ka na kaagad. At magsasama-sama yan o magtutuloy-tuloy yung pagkita mo ng interest income. Kaya at the end of our investing period, ang magiging total na interest income ng 30,000 mo ay 5,976 pesos. Kaya ang mawi-withdraw nyo na mag-jowa every 6 months ay 35,976 pesos. Pero syempre nga, nakadepende pa rin sa ide-declare ni Pag-IBIG yung interest rate. Sana mas mataas ano para mas malaki sa 35,976 pesos. Paano naman kung ang gusto nyo na mag-jowa ay yearly na lang kayo mag-i-invest or yearly kayo mag-deposit? So halimbawa 500 pesos. And then, kung susumahin natin o ito-total natin sa 12 months, 6,000 pesos yung i-invest natin every year. So, ang gusto nyo sana para medyo wala ng hassle o sakit ng ulo, every year na lang kayo mag-open. So, how it works dito sa ating table or dito sa investment ladder natin? So, ganito siya mangyayari. So, every first half of the year, si Ate Girl mag-uulog siya ng 6,000. And then, every first half yan. Yan yung goal natin. 6,000 ka dito, 6,000 ulit, and then 6,000 ulit, 6,000. Ganun na mangyayari. Every first half of the year. And then, pag nag-open na si Kuya, every second half of the year, maghuhulog naman siya ulit ng 6,000. Ay, sorry. Sa second half natin siya ilalagay. 6,000 siya dito. And then, second half ulit. Ganun ulit. 6,000 and 6,000. Hanggang sa matapos natin yung second half. So, mabubuo natin ngayon yung 6,000 pesos natin. Pero, syempre, every year na lang tayo maghuhulog. Pero syempre, kung kukumpletuhin natin yung ladder natin, lalaki ng lalaki syempre, yung magiging gastos natin. Pero okay lang yan, kasi kung 6,000 yearly ang magiging deposit ninyo, ganun pa din, 30,000 pa din yung total niyan. Ang interest rate niyan ay 6.97% based sa ating calculation kanina. So, gawin natin 6.97%. Kung kanina, sa monthly basis, ang kikitain natin ay 35,976 o yun yung magiging total natin, dito sa yearly, mas mataas, 36,887. Bakit kamo? Kasi every start of the year pa lang, nag-i-invest na agad tayo. So, kumikita na ng malaki kaagad na interest yung pera natin. Unlike dito sa monthly, yung first 500 muna ang mag-i-earn ng interest. Dito kasi 6,000 agad ang mag-i-earn ng interest. What if naman, mapera ang mag-jowa or mapera, madami na kayong ipon. Ang gusto nyo, one-time payment na lang. Kada open ng account, deposit agad. So kung 30,000, halimbawa, ang gusto nyo na maging one-time deposit nyo, and then interest rate natin for the next 5 years ay 6.97%, ang makukuha nyo, kung dito 35,000,
35,976, tapos dito naman 36,887, dito sa one-time payment, 42,000 pesos ang makukuha nyo. So, ang mangyayari dyan dito sa ladder natin, gagawin mo na siya agad na 30,000 pesos. So, mawawala na to. Hihintayin mo na lang na mag-mature or waiting ka na lang ng 5 years. Dito din, 30,000. So, ganun din ang gagawin yung dalawa. Waiting na lang kayo na mag-mature yan. So, 30,000 and 30,000 kada open. Pero hindi naman required na 30,000. Kung gusto nyo mas mababa, 10,000 pesos. Kikita yung 10,000 nyo, magiging 14,000 kapag nag-mature ang dividend or ang MP2 nyo. So, dito sa ladder natin, 10,000 and then waiting na lang kayo na mag-mature and then 10,000 ulit, waiting na lang kayo ulit na, mag-mature yung pera nyo. So, baka naman medyo mahirap talaga kung every first or half of the year, mag-open kayo ng panibagong account and then it's hard to maintain habang tumatagal yung pag-i-invest natin. Meron din tayong ginawa na kung ang gusto nyo naman, every year na lang yung maturity period. So, at least 5 accounts lang ang i-open nyo. So, watch this video, baka ito yung para sa'yo naman.